So yun guys, magandang umaga po. Andito na po tayo sa aming munting farm. Yun po, makikita nyo. Pero bago tayo pumasok, ipapakita ko muna sa inyo yung mga kalabaw. Yan, ayan yung love ko. Carabao girl. Yan. Papakita muna namin sa inyo. Tatlo to sila guys. Ayan yung lalaki. Yan. Kita nyo? Yan. Tapos, meron pa yan. Tingnan pa natin yung isa. Yan yung isa. Ha? Saan yung isa, Joy? Joy, nasaan yung isa? Hindi nakapita. Mukhang malayo yung isa. Ayun guys, di nyo nakikita. Ayun, kung mapapansin nyo, ayun. Uupo pa ako guys, para makita nyo lang. Ayan. Ayan yung dalawang kalabaw. Yung isa, yung babae, nandun sa loob. So, pupuntahan natin. Tara. Dito na rin tayo dadaan para papasok dun sa ating munting farm. Kasi yung bakod guys, may daanan din dito sa gilid. Para pag maraming dadaan, hindi mahihirapan. Marami kang pwedeng lusutan. Ganun yung maganda pagbabakod. Kaya kung magbabakod kayo, ganito rin gawin nyo. Kasi siguradong mananakawang kayo. Yan. Ito na po. Yan. Ayan po yung babae na kalabaw. Di ba? Yan. Tapos ayan si Lablab. Ayan. Tapos may mga manggang puno. Andito. Yung dati kong video guys, yung mga isda na pinakita namin sa inyo, nandun lang yun sa may dulo. Yan. So yun guys, tara. Pupuntahan na po natin yung mga rabbit, hamster at baboy. Kasi ipapakita ko sa inyo yung bago naming panganak na hamster. Tapos yung malapit na naming mga anak na mga rabbit. Tapos syempre, papakita ko rin yung baboy namin. Yan. Lablab, tingin ka muna. Ayan ang aking lablab. Yan. Hindi pa siya nakakaano sa kalabaw yan. Titingnan niya pa yan ang titingnan. Sa susunod nga pala guys, ipapakita rin namin sa inyo kung paano namin inililipat yung kalabaw. Kasi kailangan pag sa hapon, ililipat to para kumain ng mga damo. Tapos pagdating ng kinaumagahan, isisilong. Kasi bawal to sila mabilad. Yun. So yun guys, tara. Puntahan na po natin yung ating mga ibang hayop. Tapos yan na po, yung peanut grass. Yan po yung peanut grass. Papakita ko sa inyo guys yung nanganak naming hamster. Yan po siya. Bali yung anak niya ay siyam. 9 pups. Yan. Tips ko sa inyo, pag nanganak na yung hamster nyo, kailangan maraming pagkain at maraming tubig para hindi nyo laging gagalawin. Pero kung maamo na yung hamster nyo, kahit galaw-galawin nyo, okay lang yun. Basta huwag nyo mahawakan yung anak nya. Mga babies. Kahapon po ito nanganak.
Tapos, ito naman yung baboy. Di. Tihigda na naman. Tihigayan, guys. Oh, namiga na. Kanyan, kagaling. Aming di-di. Tumitihaya. Konting haplos lang, titihaya na lang yan. Yan yung tenga. Yan, buntis yan. Pero sa 28 pa namin malalaman. Di pa yan sigurado. Ayan, ang tenga. Mabait yan. Napakabait na baboy. Tapos titingnan din natin yung dalawang anak dun sa kabila. Ito na po sila. Yan, nasa na yung dalawa. Ayun, malalaki na sila. Tingnan nyo, guys. Malalaki na. Yan. Malapit na sila mag 4 weeks. Diba? Ang galing. Yan, guys. Pag may breeder kayo kasi gusto nyo dumami yung hamster nyo, yung kulungan nyo dapat medyo maliit lang. Pero wag yung sobrang liit. Mga 10 liters, okay na yun. Kasi para naalagaan ng maayos yung mga baby. At iwas din yun sa stress, hindi na paglalaroan yung mga baby niya. Kasi maliit lang yung surroundings. Tapos, walang mga accessories. Hides lang. Tsaka siyempre, kailangan laging may tubig. Yan. So, ayan, medyo ubos na yung tubig. Maglalagay tayo. Tapos guys, ipapakita ko rin sa inyo yung rabbit namin. Kasi bukas, inaasahan namin mga nganak yung isa. Tapos, inabukasan ulit by 24, mga nganak naman yung brown. Eto, yan. Ayan yung rabbit namin na puti. Expected namin bukas siya mga nganak. Kasi 23, 30 days, yun. Kung hindi man, baka 24 na rin siya mga nganak. Tapos ito din. Ito, 24 yung due date. Kasi nga, 30 days. Pero, nakikita nyo naman guys, papakita ko, yan. Ang laki na ng chin niya. Yan. Pag ganyan humihiga yung mga rabbit, lalo na pag buntis, ganyan talaga sila humiga. Kasi ayaw nila na naiipit yung mga anak nila, yung mga babies. Kaya kung mapapansin nyo yung, kung may rabbit kayo, mapapansin nyo, yung paghihiga nila, lagi na lang nakatagilid, inilalabas yung chan para hindi naiipit. Yung pares niyan, dalawa, eto, New Zealand. New Zealand white, pero lahat yan sila New Zealand. Yan. Ang purpose namin niyan, pang karne. Yan. Tapos syempre, pang benta rin. Ayan. Ayan po yung mga rabbit namin. Ulitin ko, sana manganak sila ng marami. Gaya ng hamster namin, manganak siya ng 9 pups. So hopefully maging healthy lahat yon at hindi mabawasan. Pero syempre sa pag-aalaga pa rin yun para maging maganda yung mga anak. Yan siya, guys. Sa susunod na video ko, guys, ipapakita ko ulit sa inyo yan para updated kayo
kung ano na mga itsura ng mga babies, kung may nababawas ba or wala. Sana walang mabawas. Tapos guys, papakita ko rin sa inyo yung tangkong namin. Ito yung pinapakain namin sa mga hamster. Tinanim lang din namin yan. Medyo marami na sila. Nagsimula yan ng 4 na puno. Ngayon medyo marami na. Yan. Pag nagtitipid kayo, magtanim din kayo yan para hindi kayo bili ng mga commercial feeds. Yan, pwede yan sa hamster, rabbit, baboy. Yan, sigurado makakatipid kayo. So, yun po guys, nakita nyo yung nanganak naming hamster at nanganak naming, ay ang malapit na naming mnganak na rabbit, tapos yung baboy din namin. So, syempre, pinakita ko rin sa inyo yung mga kalabaw. So, yun. Ngayon, kung may breeder kayo na hamster, tapos nasa malaking kulungan at maraming accessories, tanggalin nyo na para maging maayos yung pagbubuntis niya, tapos yung mga babies hindi mapaglalaruan. Tapos lagi dapat maraming pagkain at tubig. So yun guys, uuwi na po tayo kasi magtitinda pa kami mamayang hapon. Hanggang dito na lang po. So yun, ando na po si Lablab sa aming Pajero. At dito ako dadaan. Yan, lulusot ka lang dyan guys, yan. Over the backwood. Yan, lulusot ka lang dito. Yan. So yun, hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. At sa mga hindi pa naka-subscribe, please click subscribe and the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yun po guys, thank you po sa panonood. Bye-bye na love.